Hi guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng Peak Tai Chi Don. Guys, alamin natin kung puro lang ba ito itsura. Tingnan nyo naman, napaka-pogi niya. Or maangas din siyang performer. Dahil ang ginamit niyang midsole ay yung sobrang sikat na Tai Chi Foam. Alamin natin yan guys, samahan nyo na ako. I-review na natin to. Let's go! Hey, I never give it up. Said, I never give up. Bago tayo mag-start kung mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na rin. I-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. Peak Tai Chi. Nung unang nakita ko yon sa ganitong itsurang sapatos, talagang binili ko na kagad siya. Dahil marami na rin naman yatang nakakaalam no, na yung Tai Chi na foam, sobra talaga niyang lambot. Iba yung step in comfort, lalo na yung mga chinelas nila ng Peak, sobra lang sumisikat ngayon. Meron pa siyang ibang colorway, pero hindi ko masyadong trip yun. Medyo parang for me madumihin yun. And parang ito yung Chinese New Year edition nila. Pag-usapan natin aesthetic and material kasi yun ang unang reason kung bakit ko siya binili. Dahil doon sa aesthetic niya, minimalist siya actually. Itong kulay na to ah, wala mga stitching lang ibang kulay niya. No, may branding dito. No, low cut for point guard talaga to, mga gwardiya. Mesh uppers yung ginamit. Meron mga reinforcement, mga enforced plastic sa likod, may mga fusing, no, ito pa. So okay naman kasi alam mong tatagal to. Ang masama kung 100% na mesh uppers, madaling mapudpod, madaling masira. Pero kasi may fusing siya all throughout to. So kung nagto-toe drag kayo, walang problema. Tatagal po ito kahit outdoor court. Meron po siyang arch support, no? Para siyang torsion plate naman, no? Kaso lang plastic po. Okay na naman, okay lang naman yung plastic. At least meron pa rin. Sa ganitong price point naman, no? 3,000 plus. Panalo-panalo ka na sa ganun. And meron pa siyang TPU counter, heel counter. May nakalagay on the court, hindi yata makabasa. Pero napakaganda ng heel counter niya, no? Kasi dahil dito sa TPU plate na to, matigas, firm, mararamdaman mo talaga yung support dito. Na for me, napaka-important. Mamaya pag-uusapan natin yan. Peak Tai Chi na foam. May caging dito ng konti sa front side, sa harap. Siyempre, alam natin na yung Peak Tai Chi, no? Sobrang lambot yung impact protection niya. Para siyang Adidas boost na... Understandable naman, kailangan talaga ng caging kasi minsan unbalanced siya. So maganda, guys, gusto ko na cage dito. Dito gusto ko na uncaged talaga. Yun yung kagandahan. Kaya ko to binili, syempre ina-analyze ko muna kung magugustuhan ko, 'di ba? Uncaged dito, gustong-gusto ko, may compression po, no? Kung mapapanood niyo yung sa TikTok na pinost ko, yung sound check and compression test nito, perfect score siya parehas. Parang mga Peak logo na marami yung outsole niya, which is good. Hindi siya mukhang mumurahin, hindi siya mukhang 3,000 plus. Actually mukha siyang pang 5,000. Sa totoo lang, no bias, kasi mukhang premium. Wala na, finish na. Okay na okay ito kasi mobile pa rin yung paa mo kasi low cut. So pwede ito pang all-in-one na shoes kung ako yung tatanungin. Pwede pang basketball, other sports, pamorma. Okay na okay ito. Anyway, pamorma, gagamitin mo to. Okay kasi kahit buong araw ka nakatayo, guys, yung Tai Chi Foam, kilala sa lambot talaga. Sana all. So dahil dyan, score na natin, aesthetic and material, 9.5 ang ibibigay kong score. Hindi ko pa na perfect kasi, plastic po yung kanyang, arch support or yung torsion plate niya, yung torsion support niya. And medyo, hindi ko gusto yung kulay. Or parang medyo natsitsipan ako sa plastic na ginamit. Hindi ba ganda? Unlike dito, ang ganda, no? Ang ganda, linis. So, punta na tayo sa traction and outsole. So, traction nito, guys, napakaingay na naman talaga. Hindi ko alam kung bakit pag Peak talaga yung brand, iba talaga yung traction nila, no? Top-notch po, talagang kumakapit, napa-outdoor court, indoor court. Yung outdoor court namin, guys, napaka-dusty dun. Hindi siya masyadong nag-accumulate pa ng dust. Makapit pa rin siya kahit dusty yung court. Sangka pa. Maririnig mo pa rin yung squeak, consistent. Pero ito ah,
medyo malambot yung kanyang rubber. Kung gusto niyo magtipid, huwag niyo siya masyadong i-outdoor. Medyo tatagal pa rin naman to, pero mukhang bagay na bagay ito sa indoor talaga. Wala ka nang masabi, wala ka nang hahanapin. Natutuwa ako dun sa peak na ano, pattern ng kanyang solid rubber outsole, kasi talagang kala ko hindi makapit pa ganito eh. Mga triangles lang eh. Pero doon ako nagkamali. So dahil dyan, bibigyan ko po ito ng 9.5 ulit out of 10. Dahil lang sa medyo hindi siya gaano malupit sa outdoor, no? Kasi medyo malambot yung ano niya. Next punta na tayo sa safety and support. Dito masasabi ko na bagay talaga ito sa point guard. And gustong gusto ko yung support niya, kasi mobile ka pa rin, nakakagalaw yung paa mo ng maayos, pero alam mong suportado ka around the mo yung lockdown. Yung iba kasi sobra na yung tipi, yung plate, halos hindi na makagalaw yung paa, wala na 4-foot flex. Parang sobra na yung nangyayari, sobrang dami. Ito kasi, gusto ko mobile siya, no? Nakakagalaw yung ankle ko, maganda yung tipi yung plastic dito, matipi yung support dito, sakto yung comfort, no? Sakto yung padding, pero nandun yung support. Perfect po ang heel counter nito. Wow naman! Wow! Wow! Pagdating dito, covered ganitong TPU plate sa mga lateral moves mo, jab step, euro step, mga side to side mo, covered ganito, no? Tumataas kasi, and hindi lang yun, meron pa nga kasing fusing dito. So nakakatulong pa talaga sa lockdown. May mga stitching, no, sa medial side, na usually ang medial side dito sa side na to, isinasawalang bahalan ng mga ibang basketball shoes eh. Sa totoo lang. Pero itong Peak Tai Chi talagang nilagyan pa rin nila support. Dire-diretso yan guys ha, o. Dire-diretso yan yung fusing niya. Yung iba kasi diba hanggang dito lang yung fusing. Diba? Konti lang, kalahati lang. Siya dire-diretso, dire-diretso. All throughout. O, dire-diretso yan. Walang cut. Plus yung torsion plate and yung arch support dito. Panalo-panalo talaga tayo sa support nito, na hindi nasa-sacrifice yung comfort. Sa safety and support, bibigyan ko po siya ng 9.5 out of 10 na naman. Hindi ko mabigyan ng perfect, no? Kasi nararamdaman ko maliit lang yung torsion plate niya. Fit and comfort muna tayo. Napaka-padded nito guys. Napakapal nito. Napakapal. Yung tongue makapal na naman. Hanggang loob makapal. Plus yung step-in comfort, dahil nga tight siya yung foam niya, sobrang lambot. Pwede nyo ipanlabas, no? Pwede nyo ipanggala. And tingnan nyo naman guys, napakadaming 4-foot flex nyan. And may arc dito. So yung heel to toe transition ninyo pag gumagalaw kayo, pag tumatakbo kayo, maganda. And natutuwa ako, no? Kasi kahit marami siyang fusing, may mga TPU plate siya, hindi overwhelming na hindi na nakakagalaw yung paa ko. Ayaw ko nga kasi nun. Huwag kayo iyak. Napakasarap na feeling nito gamitin pang basketball guys. And napakagaan niya. Napakagaan. Alam din, kilala rin yung Tai Chi foam na magaan na foam talaga. Sobrang light nito guys, pang point guard talaga. As usual yung Peak, medyo wide footer friendly talaga sila usually, no? So kahit wide foot kayo, true to size lang po. Yun naman po yung gusto ko. Lagi ko sinasabi, yun yung healthy. Dapat yung paa natin, pag bumabagsak galing sa talon, meron pa siyang space para mag-spread. Para hindi kayo matapilok, hindi kayo ma-injured. Kailangan po yun. And ito, may space po talaga. Ganitong-ganito yung gusto kong pakiramdam sa sapatos. And yung haba rin niya for me sa size 11, saktong-sakto po talaga. Euro 45 po yung kinuha ko. Size 11 po. So, true to size po sa size 11, no? Kung gusto niyo ng snug fit, 0.5 size down po kayo, no? Or 1 size down po talaga. Kung gusto niyo snug fit talaga, no? So, dahil dyan guys, sa comfort, bibigyan po ito ulit ng 9.5. Coach, bakit hindi perfect na naman sa fit and comfort? Kala ko pa wala nang nahanapin pa. May inahanap ako. Gusto ko sana ng Achilles pillow dito. Mas masarap kasi sa payan. Ganito yung guys. So ito yung tulad nito. Ayan, nakikita niyo yan sa loob. Achilles pillow. Gusto ko lang sana yan. Pero okay lang kahit wala, kasi makapal pa rin naman siya, no? So yun guys, punta na tayo sa breathability. Dahil mesh po siya, breathable po siya. Nakakapasok po, nakakalabas po yung hangin, lalo na dito sa tongue na very open mesh po talaga. Doon dito, no,
very intact yung mess niya, hindi masyadong open. Pero for me, okay pa rin. Kahit nag-outdoor ako na laro, mainit, pero okay lang, hindi uminit yung pako. No joke, okay na okay siya. So dahil dyan, breathability score is 9 out of 10. Kung siguro mas open pa dito, mono yarn yung ginamit, ganyan no, nylon mesh, mas breathable talaga yon. Pero okay lang naman pa rin, no? 9 out of 10, almost perfect naman, di ba? Guys, punta na tayo sa cushioning, wherein for me, isa to sa pinakamamahal kong cushion talaga, no? Quick foam, yung Nitro Edge foam ng Anta, yan yung mga gusto kong foam. Adidas Boost, and isa ito, Tai Chi foam. Yung pa lang nakapag-decide na akong bilhin to, yun lang. Nakita ko pa lang na parang hindi siya cage. Pinabayaan nila na kalabas siya. Wow, gustong-gusto ko. Pero, saktong-sakto, may caging siya dito. Wherein, yun din ang gusto ko. Pinag-isipan, guys. Hindi lang basta-basta nilagay. Wow naman! Wow! Wow! And meron pang TPU plate dito. Kasi kung ito, walang TPU plate, guys. Masyado kasing mushy nga. Masyadong soft yung Tai Chi foam na minsan unbalanced, baka matapilo ka. So yung mga TPU support niya, nasa mga tamang lugar. Yun. Huwag kayo iyak. Impact protection. Wala na ako masabi. Mapa-outdoor court, kahit buong araw ka pa maglaro, hindi sumaat yung tuhod ko. And ang gagandaan pa nito, no, dahil may caging dito, parang naging bouncy tuloy itong Tai Chi foam. Kasi for me talaga, no, hindi pwedeng exposed na exposed ang Tai Chi foam. Kasi parang, may delay. Ito, wala siyang delay, and low to the ground pa rin. Saktong-sakto talaga sa mga gwardiya, ramdam mo yung court, maganda yung court feel talaga. You feel fast pa rin. Na usually hindi ganun pag Tai Chi foam . Pero ito, okay na siya. Parang inayos na nila. Ginawa nila ng paraan. Hindi, wow. Medyo nakukulangan ako sa bounce. Yun lang. Medyo walang tulong siya. Hindi ako makadunk. Hindi, wow. Hindi pala ako nakakadunk talaga. Bibigyan ko po siya ng 9 sa cushioning. Okay pa rin. Mataas pa rin ang score dahil dito sa pangalan na to. Wow. Dahil sa Tai Chi. Talaga naman. So yun guys, punta na tayo sa price tag. Last part na po tayo. Nasa 3,800 yata to. 3,500 to 3,800 siya ngayon. Okay, magala, maglalagay ko ng link dyan sa baba. I-check nyo kasi minsan nagiging mura siya, no? Lalo na kung may voucher kayo. For me, yung ganong price, sobra-sobrang worth it. Na hindi nga ako nagdalawang isip bilhin siya. Dahil sa itsura, sa performance, lalo na ngayon na alam na natin na maganda siyang ipanglaro, no? Talagang lalong worth it. Sana all. Sa mga point guard, mga shooting guard, bagay na bagay ito sa inyo. Nandiyan po yung link sa baba. Lazada link po yan. Trusted seller po yan. I-try nyo na to. Pwede rin pong panggala, panglabas-labas, and other sports. All-in-one shoes po talaga. Pero kung gusto nyo pang gumamit ng mga pang point guard na sapatos, pang ng Peak and other brands, maglalagay po ako dito and ng playlist din dyan. And i-click nyo rin yung bilog dito guys para makasubscribe po kagad kayo and para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Lagi po kayo mag-iingat and lagi nyo rin pong tatandaan to always, always drink your protein. Bye!